mga klase sa eskwelahan sa lalawigan ng Batangas tuloy pa rin sa kabila ng epekto ng bagyong Karina at Habagat. May report si Benji Durango. Matarik ang hagdan pababa ng sityo kay Ilog sa barangay ng Kaan, Mataas na Kahoy, Batangas. Isa ito sa landslide-prone area ng probinsya. Sa katunayan, nung nakaraang habagat, dumausdos pababa sa makitid na ilog na ito ang lupa galing sa itaas. Tumaas ang tubig at binaha ang mga bahay dito. Ang 72-anyos na si Tatay Calixto halos kababalik lang ng bahay galing evacuation center. Kasama siya sa 21 pamilyang inilikas mula rito nung nakaraang Linggo. Ay tulad ko, ang aking misis ay bisakitin lagi ko pang akay. Ay di kayo bago kami nakasalta din eh, ay naula kaulan ang kaulanan. Dito na ipinanganak si Tatay Calixto. Buhat pa ng kanyang mga magulang, dito na rin tumanda. Pero mukhang hindi na sila dito magtatagal, base na rin sa payo ng gobyerno. Dito ng mga panahon ito na lamang, ng mga kuha ng bagyuhan, marami na pong mga nagitak na lupa. Ay kaya po kami ay medyo nagiging namumroblema. Kwento sa akin ng mga taga rito, itong kanal na ito, bago naghabagat nung nakarang Linggo, malalim ito ang mga lampas tao, ang lalim nitong kanal na ito. At itong tulay na ito, para maabot mo, kailangan mong iunat yung kamay mo. Pero ngayon, tingnan mo, kailangan mong yumuko, no? Yuyuko ka para maabot mo yung tulay. So, naging silted itong kanal. Ang sinasabing dahilan ng siltation itong kanilang kanal, eh yung ginagawang tulay doon sa may bandang itaas. Ang tulay na ito, isa sa proyekto ng gobyerno na magdudugtong ng circumferential road palusot ang Cuenca, Batangas. Mukhang matagal pa itong matatapos kaya pansamantala munang nag-sandbag ang mga nasa tabing ilog para makaligtas sa paparating na naman na bagyo. Aba, natatakot din naman itong ang pangyayari ito kaya ito panahon gabi, baka nakamatay ito ng tao. Pero sa kabila ng banta ng baha at landslide sa Batangas, hindi na abala ang pasok ng mga bata. Hindi kasamang Batangas sa listahan ng Department of Education Region 4A Calabar Zone na walang pasok. Pero kansilado ang klase sa 2 paaralan sa probinsya ng Cavite dahil sa pinsala ng sunog. Wala rin pasok sa ilang lungsod sa probinsya ng Rizal, 15 paaralan sa Cainta, 21 paaralan sa San Mateo, 3 paaralan sa Tanay at lahat ng level public o private school sa Montalban, Rizal. Dulot ito ng masamang panahon at pagkasira ng ilang paaralan sa mga nabanggit na probinsya. Mula dito sa Lipa City, Batangas, Benji Durango, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.